Pabale-balentong talaga ito pong si Rodrigo Duterte. Akalain mo matapos niyang siraan ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa napakaraming pagkakataon, bigla niyang babawiin ito at dito sa latest na balita na re-reaksyonan po natin, eh sinasabi niya na hindi daw po siya kontra sa Marcos administration. In particular, hindi daw po siya oposisyon. Salamat dito po kay Tito Manny, paki-subscribe niyo po siya. At saka kay DJoy Byron Music and Topic TV, kaya po natin nalaman ang balitang ito. Kaugnay po niyan, pakinggan po ninyo ang particular na balita, mga tol. Ito po yun, oh, kung saan sinabi po nitong si Rodrigo Duterte na siya po ay hindi oposisyon, hindi kontra sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Si dating Pangulo Duterte, dumalo sa 64th anniversary ng pandaitan sa Pakibato District sa Davao City. Ang sabi niya, hindi siya oposisyon. Ako dili ko oposisyon. Dili ko kontra ni Marcos. Dili ko kontra ni Marcos. Pero wala ko masuporta niya kay ang ikong presidente na naghangog na amigo mga kandidato presidente. So, para wala yung mga tumbos. Dili nung dili ko gusto niya. Nak ng teteng talaga, di ba? Di mo mawari itong isipan ni Rodrigo Duterte. Nakakaawa nga, hindi ko alam kung ito po ba ay nag-uulyanina o kanya po ba itong estratehiya lamang sa politika. Pero bago tayo dumako dyan sa particular na balita, pakinggan po natin ang ilang mga sasabihin dito nitong si Tito Manny. Dahil ito pong balitang ito, napanood ko kanina sa 24 oras, so ginugel ko po siya. Balita po ng News 5. After recently hurling insults, Duterte now clarifies, I am not anti-Marcos. Ay nako, ilang beses na pong bumalentong itong si former President Rodrigo Duterte. So ano ba ang paniniwalaan natin sa kanya or kailan pa ba natin siyang paniwalaan? Consistent po si Rodrigo Duterte bilang inconsistent sa kanyang mga Ganda nung sinabi na yun ni Tito Manny, ano? Consistent bilang inconsistent. Ilan ba sa mga pahayag ni Rodrigo Duterte ang naitala po natin? Ito po, panoorin po ninyo ha, kung paano po nagpapabalentong-balentong. Wala pa po, hindi pa po ito kumpleto, pero ito po ay ilan sa mga pahayag niya na nagsasalungatan sa isa't isa. Pakinggan at panoorin po ninyo, mga tol. Kato yung sinabi niya, may video daw siya na si BBM, nag-ano ng pulboron, yung isyong pulboron. And ang nagbibigay daw eh si Justice Secretary at ang bumibili ay si First Lady. Pero this becomes an issue ngayon. At, by the way, ah, si Maharlika, kaya po siya nagpapakalat ng pulboron kasi ang pinagbasihan niya, yung mga pahayag daw po ni Rodrigo Duterte. At saka ipaalala ko lamang din sa inyo, hindi kasi nailagay dito sa video na ito, na noong panahon po ng halalan, si Rodrigo Duterte ang nang intriga na merong isang presidential aspirant na gumagamit daw po ng cocaine. Siyempre, ang naging konklusyon doon ng marami, yun ay si Pangulong Bongbong Marcos. Pero lilinawin po natin, yan po ay walang katotohanan. Sa katunayan, si Pangulong Bongbong Marcos noong November 2021, nagpa-drug test po ito at negatibo po ang resulta. Ituloy po natin ang pabala-balentong na sinasabi nitong si Rodrigo Duterte. Kanina nagtanong si Harry Roque, narinig ko, what if ito ay totoo, may video, what would happen to the country kung matatunay? Even yun, narinig din kita before, may sinabi ka regarding a leader na nagko-cocaine. I just don't know who it is, but right now, may lumalabas po na ganyan. Yeah, video. Well, I can see that every Manila leader, lahat ng leader dito, maraming mayor dito nagko-cocaine. There's no such thing. Kasi kung nandyan pa yan, unang pahayag niya, there's no such thing daw. Tapos sa mga susunod na mga tagpo, eh bigla niya namang sasabihin na nakita niya pa raw po yung listahan sa Philippine Drug Enforcement Agency.
Anyway, bago tayo magpatuloy pa sa mga opinion natin dito, tapusin na lamang po muna natin itong almost 5 minutes na video. Pagtyagaan po natin para meron po tayong reference sa mga pabale-balentong na sinasabi po nitong si Rodrigo Duterte. Wala yan. Okay. Si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Oh, yan po ay nangyari noong January 28, 2024 sa City of Davao, yung tinatawag po nilang Maisug Rally, pero ewan ko kung anong uri ng prayer rally yan dahil merong mga nagsasayawan, ang mga tao puno ng poot. In particular, nagmumura, nagagalit. Eh, yun ba ang isang prayer rally? Anyway, kayo na po ang humusga. Tuloy po natin ang pakikinig dito sa bumabalentong na totoo na si Rodrigo Duterte. Kayong mga military, alam ninyo yan? Lalo na yung nasa Malacañan. Alam ninyo? The armed forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente, putin ang yan. Wala akong sinabi na gano'n. Mama. Ito naman ay nangyari noong February 27, 2024, kung saan tinanong siya at tinanggi niya. Sabi niya kahit patayin siya ng malaming beses, hindi niya daw po sinabi yun. karirinig lang po natin. You have to, even if you kill me 1,000 times, wala po sinabi na. Taking a drug. Pero kung sabihin mo, addict, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan. Maawa ka naman sa akin. Matanda na ako. Ako po na yung nagsabi na... Ito, sometime in March na po ito. Isang press conference na naman. Kaya nagtataka talaga tayo rito kay Rodrigo Duterte. Kung ano talaga layunin nito sa kasalukuyan. Kasi sa kasalukuyan, alam niyo sa lahat ng mga presidenteng nagdaan, tanging siya lamang talaga ang napakaingay. At parang... hindi na nga presidente, yung gusto niya pa rin ang dapat mangyari. Tuloy natin ang pakikinig dito, mga tol. Drug addict siya. Hindi naman ako nag-iimbento ng istorya. Pero yung mga PDEA reports nila na sinasabi na totoo, na hindi totoo, natural yan man kasi panahon ni Marcos. Ano agency in government can go head-to-head with the president sa bagay na yan? So sinusupress yan. Kung sinabi ko sa inyo, noong as early as hindi pa... Di ibig sabihin, ganun siya? Noong panahon niya? Parang umaamin siya, mga tol, na kahit mali ang ginagawa ng kanyang ahensya sa pamamahala niya, walang magagawa kahit sino kasi yun ang gusto niya. Anong uri ng presidente nagkaroon tayo? Nang teting talaga, isang malaking pagkakamali sa kasaysayan ng Pilipinas ang magkaroon tayo ng ganitong uri ng presidente? Presidente. Noong presidente, mas lalo ko nakita. I saw it again. But yung dito sa Davao, because talaga ako sa droga, pinakita nila na si Marcos nandoon. Hindi ko binigyan ng importance. Ang sinabi ko lang sa kanila, trabaho lang kayo. Huwag na ninyo akong isali na lalabas na personal kong pero na ako magaling kay Marcos. I do not need it. But when I was president, I was already looking at the yung full the full story of yung pagka adik ni Marcos. Kaya ay nako. Tapos babawi na naman 'yan hanggang sa siya naman ay nagsalita na naman, kung hindi ako nagkakamali, March 12 doon sa prayer rally nitong si Kibuloy. At ano ang sinabi doon nitong si Rodrigo Duterte? Muli niyang sinabihan ng adik si Pangulong Bongbong Marcos at bangag ito at saka nanawagan pa sa ating mga kasundaluhan na
alam daw nila yon, kaya dapat gawin daw po nila ang kanilang nararapat na gawin, something like that. Pero sa pinaka-latest na pananalita nga po nitong si Rodrigo Duterte, tulad po ng napakinggan natin dito, eh sinasabi niya hindi daw po siya oposisyon, hindi raw po kontra kay Pangulong Bongbong Marcos. In particular, binalita po ito ng News 5. Basahin po natin ang balita nila. Posted April 19, 2024, around 6 in the evening. Ang headline, after recently hurling insults, Duterte now clarifies, I'm not anti-Marcos. Former President Rodrigo Duterte on Friday clarified his political stance, stating that he is not opposed to President Bongbong Marcos Jr. despite previous criticisms and controversies involving the two leaders. Paanong hindi opposed? Eh, kasama ka na nga sa nananawagan na magbitiw si Pangulong Bongbong Marcos. Ang linaw-linaw naman nun. Kaya wag nyo nang palabasin ngayon na kayo po ay hindi oposisyon. Kayo ang... Hindi ko mawari kung matatawag ba naming bagong oposisyon o nagpapanggap na oposisyon o talagang gusto lamang mangagaw ng kapangyarihan. Kasi alam naman natin na kapag ka nag-resign si Pangulong Bongbong Marcos, sino po ang makikinabang? Si Sara Duterte na anak ninyo dahil siya po ang ikalawang pangulo ng Pilipinas. In a speech delivered in Barangay Pandaitan in Davao City, Duterte revealed that he did not support Marcos in the 2022 elections. Alam po namin yon, kasi siniraan nyo pa nga siya eh, di ba? Sinabihan nyo pa po na merong isang presidential aspirant na gumagamit ng cocaine. Tuloy kong binabasa ko ha. Despite being the running mate of his daughter, Vice President Sara Duterte Carpio. Kasi alam ninyo mga tol, ang gusto talagang isulong sa pagkapangulo nitong si Rodrigo Duterte, si Bongo. In fact, nag-file nga po ito ng Certificate of Candidacy, pero siguro nung nakita ni Bongo na wala talaga siyang ikakapanalo, siya po ay nag-withdraw doon sa kanyang kandidatura. Pero talagang gusto nitong si Rodrigo Duterte, doon sa pahayag niya na merong presidential aspirant na gumagamit ng cocaine, after po noon, binida niya si Bongo at gusto niya itong sumunod na pangulo sa kanya. Sabi po pa po dito sa balita, yung particular na sinambit ni Rodrigo Duterte, quote and quote, hindi ako oposisyon, hindi rin ako kontra kay Marcos, pero hindi lang ako sumuporta sa kanya kasi dumaan ako sa pagka-presidente. Tapos marami akong kaibigan na mga kandidato pagka-presidente. So para walang masaktan, hindi ako sumuporta. Hindi ko gusto niyan. O yan po yung pahayag ni Duterte ha. Last week, Duterte heard insults at Marcos saying that President's actions have exacerbated tensions between the Philippines and China. Ito po ay may kaugnayan sa posisyon po ng dalawang pangulo sa West Philippine Sea. Alam naman po natin na ang West Philippine Sea dapat atin po iyan at ipinaglalaban po natin. At ganun po ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Unfortunately, during the time of Duterte, inamin po ito ng China, pero lately parang hindi na natin mawari kung ano ba talaga ang katotohanan sa mga sinasabi po ng China. Pero sa pag-amin po ng China, sinabi po nila na merong gentleman's agreement na pinasok ang Duterte administration at saka ang China. Kaugnay ng gentleman's agreement na yan ay ang pag-agree na hindi po kukumpunihin ang BRP Sierra Madre situated doon po sa Ayungin Shoal na nasa loob po ng ating exclusive economic zone. Yun po ay napaka-disadvantageous sa atin against national interest po iyon sapagkat alam po natin na ang BRP Sierra Madre since 1999 nandiyan na po yan at nagiging ating permanenteng istasyon para bantayan po ang ating Ayungin Shoal in particular. At kapag ka hindi po yan kinumpuni, yan po ay unti-unting mabubulok to the extent na yan po ay hindi na magagamit ng ating kasundaluhan. Pag nangyari po yon, ia-abandon po iyan ng ating gobyerno, syempre.
kung hindi po ito kukumpunin. At yun po ang gustong mangyari ng China. Ang i-abandon po natin yan para mawala po ang presensya ng ating gobyerno doon at magawa na po nila ang kanilang ninanais na matagal na po nilang gustong gawin, katulad ng mga ginawa po nila sa ibang bahagi po ng South China Sea na tinatawag po nating West Philippine Sea. At sa pagkakataong iyan, tinanong si Pangulong Bongbong Marcos kung ano niya, kung ano ang masasabi sa di umano'y gentleman's agreement. Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na he was horrified to the idea na yung soberanya po ng ating bansa or yung ating sovereign rights ay nalagay o nakompromiso. Gumanti ng pag-atake itong si Rodrigo Duterte at kung ano-ano na naman na ad hominem ang kanyang sinabi sa ating Pangulo, to the extent again na sinabihan niya na crybaby daw po si Pangulong Bongbong Marcos. Pero tama naman si Pangulong Bongbong Marcos dito, secret deal kasi hindi po alam ng mga Pilipino nor siya bilang Pangulo. Hindi niya po alam na meron pong ganitong agreement na maaaring nagbibigay dahilan ngayon dito po sa China para po magkaroon sila ng patuloy na agresibong aksyon diyan po sa West Philippine Sea. At ituloy ko pa po yung binabasa natin dito ha. Duterte also questioned Marcos' ability to lead, urging him to just be happy that he was voted into power despite his family's history. Lahat yan sinabi ni Rodrigo Duterte nung nakaraang linggo na o nakaraang mga linggo. Ito ay partikular nang manggaling si Pangulong Bongbong Marcos sa Estados Unidos o during the time na si Pangulong Bongbong Marcos ay nasa Estados Unidos pa, ay pawang mga baseless ng kritisismo. Wala na po itong pinaguhugutan kung hindi ad hominem na lamang. At yan po ay hindi na pinatulan ni Pangulong Bongbong Marcos sapagkat sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, itong usapin na ito, hindi po ito dapat sa pamamagitan ng ad hominem lamang, dapat sa isang maayos na pag-uusap. Kaya nga sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, willing siya nakausapin itong si Rodrigo Duterte, hindi na padaanin pa sa mga departamento ng ating ehekutibo kung hindi sila mismo personal na mag-usap at maipaalam ni Rodrigo Duterte kung talagang meron bang ganitong secret deal na kung tawagin na ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga pag-susumbat na ginagawa nitong si Rodrigo Duterte at saka yung pagsasabi niya na nabigyan lamang ng pagkakataon si Pangulong Bongbong Marcos na makapanungkulan muli, wala na po iyong kaugnayan sa tunay na issue. Saka kung meron mang nagbigay ng pagkakataon, hindi naman siya. Hindi rin ang mga DDS kung hindi tayong mga PBBM supporter at kayong mga Marcos loyalist dahil patuloy tayong nagtitiwala sa kakayahan, partikular nitong si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi pa po dito sa balita, before this, Marcos slammed the alleged secret agreement between Duterte and China regarding the West Philippine Sea. Yun na po yung binanggit natin kanina. Duterte, known to make off-cut remarks, also castigated Marcos for not finishing college, saying the chief executive doesn't know anything. Yan, mga ad hominem ni Rodrigo Duterte, panlalait na ginawa niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero alam nyo mga tol, ipagkakatiwala ba natin ang isang bansa sa, ewan ko, kayo po ang humusga dito po sa video na ito, simpleng tanong pero hindi po nakasagot ng maayos eh. Siya po yung ikalawang Pangulo ng Pilipinas tapos pinagre-resign ng tatay niya para siya ang pumalit. Ito po, pakinggan at panoorin po ninyo. Final note, Ma'am Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Yes. So initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping, because the economic part was in the beginning, and many people really do not understand economic numbers. But another observation of mine
was immediately after the speech of the president. While I was going home, I was talking to one of our writers in my office, and I told him that I really liked how the speech was written, because I do not write that way, and I truly appreciated the form that that speech was composed. And as a cabinet secretary and one who is the other half of the UNI team, I would say that the State of the Nation of address of President Marcos was on point and perfect. Ang malaki nila na mataas ang kanilang pinag-aralan at si Pangulong Bongbong Marcos second year lamang daw. Hindi na po natin kailangan banggitin pa dito kung ano po ang tinapos ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero kitang-kita naman po natin kung paano po makipag-usap si Pangulong Bongbong Marcos, kung paano po ito magsalita sa harapan ng publiko, kung ano po ang kanyang kagalingan at kakayahan, karanasan, at ikumpara po natin ito ngayon doon sa vice presidente po natin. Ngayon, kung sila ang masusunod, magbibitiw si Pangulong Bongbong Marcos, tapos ipapalit po ang ganitong uri ng tao, yung pinanood po natin. Sa tingin ninyo, karapat-dapat po ba siya? E simpleng tanong pa lamang, hindi niya na masagot ng maayos. At sa napakaraming pagkakataon na ambush interview na isinagawa po sa kanya, ano po ang laging tugon niya? No comment. Pwede bang maging pangulo ang ganon? Kapag ka ikaw ay tinanong, dapat i-express mo kung ano yung tunay na nararamdaman mo at nalalaman mo. Hindi yung magno-no comment ka lamang at iiwas ka para sa mga katanungan nila. Marahil, ito ang dahilan. Hindi ka kasi makakasagot ng maayos, kaya no comment ka na lamang. O, huwag niyong pagbitiwin si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil pag pinagbitiw niyo si Pangulong Bongbong Marcos, ganyan ang papalit po sa kanya. Itok-itok. Maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang. Please like and share this video. Follow our page and subscribe to our YouTube channel. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.